opening the floor for questions from our media friends. So for our question, for our first question, it will come from Sir Rocky Batara of TV series Craze. Hi, Sir Rocky. Hello po. Sir Rocky, hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Wait lang, bubuksan ko lang yung camera. Hello, Papa Obet. Ayun. Hello po, good afternoon po. And bali, first of all, congratulations para sa bago mong single ngayon na Regalo. Thank you. So ito po, parang yearly gumagawa ka lagi ng mga Christmas songs mo. Parang every Christmas meron ka mang inaabangan na song para sa'yo. So dito, ano yung inspiration mo or story behind sa mga bakit every Christmas meron kang mga bagong song na ginagawa? Ayun, so actually hindi naman every Christmas kasi nag-break tayo, di ba, because of pandemic. Pero gustong-gusto kong gumawa that time talaga ng kanta. Hirap ng interaction kasi, ang hirap ng communication. Online lang tayo, and then saan ako magre-record? Sinong gagawa ng arrangement ko? So, ang hirap, pero gustong-gusto ko talaga. Gumawa yearly from 2017, yung first single ko na una kong Pasko. Then gusto ko sana sundan agad yun, 2018, 19, 20. And then ngayon, ilang taon na, 2022 na, ngayon ako naglabas ng song, Regalo. So sa akin, gaya ng sabi ko sa mga interviews, super talaga, napaka-magical ng Christmas song or songs para sa akin. Sa tuwing papakinggan ko, nakakaiba ng pakiramdam eh. Kapag malungkot ako, nakikinig lang ako ng Christmas song. Kahit sabihin natin, February, April, May, ganun. Yun yung para gumaan yung pakiramdam mo. Christmas song lang. Kinig ako sa cellphone. Ganyan. Paano mo nakakonsept? Ayan, sige. Ayan, follow up on that. Paano nyo po nakakonceptualize yung mga song mo? Kasi parang every Christmas, iba-iba yung tema niya, di ba? Yung una, yung unang unang Pasko, tapos tong pangalawa, Regalo. So how you do conceptualize those song na dapat tong Pasko na to, ito yung topic, the next one, ito naman yung theme. So how do you come up with that? Actually, binabatayan ko rin talaga yung mga songs from different artists. Syempre, nagiging gabay ko rin sila. Kahit papaano, papaano yung atake, kasi ako talaga napaka-classic kong tao eh, na lumaki ako sa mga OPM talaga, OPM classic na Christmas song. So iniiba ko lang talaga sa words and lyrics talaga. Kung mapapansin ninyo, andun pa rin yung malalalim na salita. So ini-include ko pa rin yun kahit papaano. So ngayon, mas naiba lang talaga ngayon because of the arrangement, musical arrangement, kasi yung gumawa ng musical arrangement is ang ganda ng tenga niya for the Gen Z's. So that's why ang ganda ng mix ng classic words and lyrics and then the musical arrangement. And for my last question, dito sa bagong single mo na ano, ano yung inspiration mo behind this song and ano yung favorite line mo? And also, can you sing as a sample? Okay. So, nain po muna natin yung inspiration. Inspiration, nung ginagawa ko yung song na ito, kasi yung chorus ang mas nauna rito eh. Matagal ko na siyang nagawa eh. So, inuulit-ulit ko lang siya kanta. Nasa utak ko na siya. So, parang isinulat ko lang siya. And then sabi ko, kung mag-release ako ng song, ito na lang yung chorus niya. Ganun. And then, kailangan ko nang magawa agad. Ginawa ko na yung first verse, second verse, and then hanggang sa nabuo ko na. So, kung sinusulat ko to, naiisip ko talaga dito yung mga tao talaga na malayo sa family nila, sa member ng pamilya nila. Like yung mga nagtatrabaho abroad, yung mga wala pag Noche Buena, pag araw ng Pasko, yung mga nagtatrabaho, di ba? And then ako, para sa akin, isama ko na rin dito yung daughter ko, syempre, na gusto kong makasama pag Pasko. Ayan. So, yun yung main inspiration, and then may specific inspiration yung daughter ko talaga. Yung favorite lines mo dito, favorite and can you sing a sample of that?
Ako gusto ko yung favorite ang favorite lines ko dito. Dito ko inumpisahan yung ano eh, yung second verse ko. Hindi na ako kumuha doon sa first verse yung walang bagay na tutumbas. Yun. Walang bagay na tutumbas sa aking hiling. Yun. Yun yung pinaka-paborito ko. Yung sana ngayon Pasko kahit wala akong regalo. Masaya at magkasama naman tayo. And then biglang lulungkot na. Pero bakit ngayon ikaw ay nasaan? Naging maayos naman ang ating paalam. Parang maayos naman tayo nagpaalam sa isa't isa. Pero bakit ngayon, ngayong Pasko, eh wala ka. So, yun. Okay po. Thank you po, Papa Thank Ogden, you, Sir and Rocky. Congratulations. Thank you. Thank you po. For our next question naman po, babasahin ko na lang siya. This is from Sir Noel Asinias of Remate. So for his first question, ano ang nag-inspire sa iyo, Papa Obet, na gawin ang regalo song mo? Mm-hmm. Okay. Inspiration, habang ginagawa ko yung song, yung mga tao talaga na, ano, na malayo sa piling ng kanilang pamilya. OFWs, yung mga nagtatrabaho sa araw ng Pasko, bisperas ng Pasko, yung mga special occasions na ano na nawala sa piling nila yung kanilang mga mahal sa buhay. And para sa akin, specific inspiration ko yung daughter ko talaga na kasama ko last Christmas pero ngayon bakit hindi ko makakasama. Ayan, yun ang inspirasyon ko habang sinusulat ko yung song na regalo. Okay po. For his next question naman po, or his last rather, karamihan sa inawit mo ay love songs. Anong pinaghuhugutan mo sa love songs and personal experience mo ba yun? Marami akong naisulat na personal experience ko. And yung iba hindi ko pa napapaareglo. Pero may mga lumabas na rin ako na ano na mga songs na ano eh na nakaka-relate ako or sabihin kong ako yun talaga. And then nagsusulat din naman ako para sa mga kaibigan. So hindi naman lahat patungkol sa akin. So pwede kong isulat yung kaibigan ko, katrabaho, and then at meron din ako nagawang mga ganun. Okay po. For our next question naman, this will come from Jojo Panaligan of Rider PH Studios. So, he sent his questions po. First question, as a DJ, how does it feel that many of today's hit songs come from social media, particularly TikTok? Okay. Oo. Yan yung ano eh, yan yung malaking ano sa amin eh, malaking challenge sa amin eh. Kasi actually may mga nakakausap ako mga estudyante na yung mga nag-i-interview na kumusta ang radyo ngayon, ano nga bang lagay ng radyo ngayon kasi may social media na tayo. Pero siguro sa akin malaking tulong din kasi kailangan natin makisabay sa ano eh, makisabay sa trend, makisabay sa agos. Social media, siguro isang medium na rin siya or isang medium ng kung saan mo po pwedeng pakinggan ng music. Pero I think malaking tulong sa amin sa radyo kasi kami maging kami rito sa Barangay LS ginagawa na rin yung mga platforms na yan. And then malaking tulong kasi mas na ibibigay natin sa mga tao yung music na gusto nila, mas mabilis nating na ibibigay sa kanila. Okay po, for his last question naman po, if you have all the money in the world, what would you buy for yourself this Christmas and why? Ay, nako. Siguro, house and lot siguro agad para ano, para okay na ang lahat, di ba? House and lot siguro. Para sa pamilya ko sa probinsya, para okay na sila doon, just in case na mag-settle down ako, wala na akong pangamba na okay na yung kinalalagyan nila. Yun. Wow. Okay po. For our next question naman, this will come from Jason Power of MNL Online.
So, sabi po niya, speaking of regalo, what's the best present you ever received naman? And why? Hmm. Sa akin, ano, siguro nung dumating yung, ano, yung daughter ko talaga. Nung kasi pandemic time noon, that's 2020. Nung dumating siya, parang after ng, parang sa gitna ng, ano, parang sa gitna ng unos, sa gitna ng hikahos at ng pinagdaraanan natin, eh, may isang magbubloom na, ano, na nalilitaw para paligayahin ka. So, sa tingin ko, yun yung pinaka the best na regalo na ano na natanggap ko para sa akin. Ayan. Okay po. For our next question naman, this is from Sir John Bueno of Kumagkao. Okay. Sabi niya, first question po ni Sir John, releasing another single must have been nerve-wracking. Mm. Did your first single do well that the second one was planned? Okay. Yung first single ko, una kong Pasko, maganda naman yung naging feedback kasi yun yung first na isinulat na ano na kanta una kong Pasko. Kaya lang yung yun ay hindi minadali. Parang may process talaga yan na talagang ano. Although pinag-isipan naman itong dalawa na ito at pinagplanuhan naman ng super plano talaga. Pero mas memorable sa akin yung una talaga kahit naman kanino. Mas okay sa kanila yung una. Pero ito regalo, parang dito na sa akin nagre-remark yung baka kailangan ko na talagang gumawa ng kanta every Christmas, 'di ba? At makaipon ng mga Christmas songs at gumawa tuwing darating yung Pasko. Parang ito na siguro yung starting point na or signal na siguro Papa Obet, kailangan mo nang ituloy-tuloy ito. 'Yun. Okay po. For next question naman po, since this is a Christmas song, are you trying to follow the footsteps of Jose Marichan? And a lot of Gen Zs are pretty visual these days. What has been the challenges in making a music video for this? Are you coming out with one soon? Okay, why not, 'di ba? Mr. Jose Marichan, isa sa mga ano 'yan, isa sa mga gusto kong ma-achieve na sabi ko parang imposible yata kasi Jose Marichan 'to eh. Kapag bumitaw ng ano 'to, bumitaw ng kanta, isang linya lang. Alam mo Pasko na eh, 'di ba? Parang ganoon. Sana, 'di ba? At sana ma-achieve natin at sana mag-level up pa tayo, mag-grow pa tayo ng mas better para maging Mr. Jose Marichan tayo. Sino ba naman ang ayaw? And then in making music videos, naka-plan sana yung paggawa ng music video kaya lang super late na talaga. Eh super busy na rin ng mga tao kasi darating yung Christmas. So sana maigawa ko kahit hindi Pasko or malate ng konti, sana maigawa ko naman ng music video. I'm sure kasi naniniwala ako na ang mga Gen Zs hindi makikinig ng radyo yan palagi. Nakatutok lang talaga yan sa kanilang mga mobile phones. TikTok, Facebook, YouTube. Siguro kailangan ko rin lagyan yung mga platforms na iyon, hindi lang tayo mag-stick sa radio. So kailangan kung isang artist ka talaga at isang recording artist or ano pa man yung ano mo, yung craft na kinalalagyan mo. Kung anong platform or platforms ang available, kailangan mong lagyan lahat 'yon. Social media, TV, radio, print, so lahat kailangan mo lagyan. Okay po. Next question po ni Sir John. How much of a songwriter are you and how did you come up with the title? Do you have plans to promote this single elsewhere in this country or are there any tours or gigs where you'll perform this in? Actually, tours and gigs, wala naman. Siguro, in promoting this song, nare-reach naman namin yung mga tao all throughout the world sa social media. Kasi available din for downloading and streaming yung song sa lahat ng digital platforms worldwide and distributed by GMA Music. Sila yung nag-aasikaso niyan. At yun, wala naman. Wala namang plano sa mga tours and gig siguro.
ito lang yung radio lang namin dito, Barangay LS, isa sapat na siguro para ma-promote yung song. Okay po. Tapos tinanong rin po ni Sir John kung how much of a songwriter are you and how did you come up po with the title? With the title siguro ano, doon ako sa flow na ano na sumasabay ako sa mga artists din na pag magta-title, isang title lang. Like Regalo, ganyan. Kung for example, Hagdan, Kapit, mga ganoon, parang mas okay, mas remarkable sa akin yung isang linyahan lang . Pero kung as a songwriter, ako yung songwriter na classic songwriter talaga . Na kahit paggawin mo ako ng kanta, makakagawa ako kasi the experience ko simula nung pagkabata ako, malawak, super lawak talaga. Dahil sa dami kong napapakinggan and then sa environment ko habang tumatanda, lumalaki ako. Eh talagang inclined ako sa music kasi since makagraduate ako ng high school, nasa radio industry na ako. So yung expertise ko and then siguro yung knowledge ko sa pagsusulat ng kanta, kahit pagsulatin ako ngayon, makakagawa ako. Ganon siguro, experience and ano, kaya super dali sa akin. I'm a classic songwriter like that. Okay po. For his last question naman po. Have you ever given yourself a gift lately? What is it and can you tell us why you bought it? A gift? Nako. Araw-araw yata binibigyan ko na regalo yung sarili ko . Kasi nagko-collect ako ng toys. So, pag may gusto akong i-collect at kulang pa sa collection ko, binibili ko. So, tine-treasure ko yun and then para sa akin, regalo ko na sa sarili ko yun. So, kasi ano eh, parang sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-reward yung sarili ko. Kasi doon ako nagiging masaya. Doon lumiliwanag yung araw ko. Parang pag meron ako nito, meron na ako niyan. Pag nakuha ko yung limited edition or exclusive edition na yan, meron na ako niyan. Masaya na ako doon. So, yun. Yun yung mga material na bagay na natatanggap ko. Kahit araw-araw, ganun. Wow, okay po. Next question naman po natin will come from Miss Trixie Daus of Pinoy Screen and Stage. So, first question. Ano yung pinakakaibang regalong natanggap mo? And I know you collect action figures. Ano yung gusto mong matanggap as regalo na wala pa sa collection mo? Matanggap na regalo, nako. Sa ngayon talaga, kapag may nagtatanong sa akin, Papa Opet, anong gusto mo regalo? Sinasabi ko, bigyan mo akong laruan, kahit anong laruan. Yun lang talaga. Parang wala na. Hindi naman ako nagre-relo. Hindi naman ako nag-necklace. So, hindi ako maabubot na ang tao. Ito, isang earring lang ako. And then, damit, hindi rin. Parang, wala eh. Parang, yung pinaka, Wala akong matandaan . Yung pinakakaiba po? Kakaiba? Kakaiba? Kung kakaiba, meron marami. Yung pinaka natatandaan ko dyan, ang hirap sabihin, parang may nagbigay sa akin ng isang buong paper bag ng mga condoms, tapos mga ganun. Binigyan nila ako ng ganun. Hindi ko alam kung regalo. Siguro pinapamigay nila sa iba't iba. Ang dami ko na-receive na ganun. So, hindi ko alam kung paano ko iuwi. Parang siguro iniwanan ko nila sa office. Kasi, syempre, conservative yung family ko. Parang ayaw nila ng ganun. Kaya iniwanan ko nalang dito. Yun yung pinaka natatandaan ko na narigalo sa akin. Na super daming mga ganun. Okay po. Tapos ano naman po yung gusto nyo matanggap na gift as an addition po sa action figures nyo? Action figures pa rin, syempre. yung mga wala pa ako, yan, sana may magbigay po. Ipo-post ko po yan para malaman nyo. Sige po. Diba yan? So ganun lang, laruan. May kasama ako rito, nagko-collect din, kaya nagkakaintindihan kaming dalawa. Yun lang kasi lumaki ako na hindi ko nabibili yung mga ganun . So kasi nga walang pera noon and then ngayon nagkakaroon tayo ng time na makabili dahil kumikita tayo, nabibili mo na yung mga hindi mo nabibili
So kahit mga reissue yan na mga toys na magkamukha naman pero hindi classic. May mga vintage and then kinopya. Pero same company. Nabibili ko na siya ngayon. And then parang fulfilling sa akin yung masaya ko para doon. Okay po. Ayan, may pahabol daw po si Miss Trixie, sabi niya. If pwede, uma-attend ba siya ng events like ToyCon, which is for hobbies? sana po. Kaya lang, walang time kasi dito sa Barangay LS, natatapat na may duty ako lagi. Sana yung last ToyCon na puntahan ko, kaya lang. Hindi. So, nanghihinayang ako doon. Pero naniniwala naman ako na makakarating naman ako pag nagkaroon. Pero nagto-toy hunt ako. Pag nagpupunta ako ng mall, hindi ko pinapalagpas yun. Dala ko yung GoPro ko, then to-toy hunt ako ng ganyan. So parang update na rin sa mga toy collectors na magkano si ganito, magkano si ganyan. Ganun. And siguro gusto kong mangyari, sana makapag-toy hunt ako abroad. Yun ang gusto kong mangyari. Okay po. Ayan. For our next question naman po, this will come from Miss Grace Bongolan of It's Me, Grace. Anong pinaka-perfect na regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa mahal mo sa buhay ngayong Pasko? Siguro, matagal ko yung pinaplano talaga na pinag-iipunan. Yun nga yung bahay at lupa sana. Or actually, may lupa na naman kami. Maipaayos na lang or maayos yung bahay. Kasi hindi lang para sa akin yon, hindi lang para regalo sa akin, hindi, regalo ko na rin sa parents ko na syempre kailangan habang tumatanda sila maganda yung kinalalagyan nila. Yun. Okay po. Next question naman, this is from Nolo Lopez of Nolo Lopez TV. So, how did you write Regalo? Nauna ba yung lyrics and melody? Nauna po ang sabay po siya. Words, lyrics, and melody, sabay siya. Pero, nauna po yung chorus part ng song. And then, kung nitong kinakailangan na i-release na yung song at kailangan matapos na because of the deadline, doon ko ginawa yung verses. Like, 1 and 2, and then the refrain. And then the arrangement, doon ko tinapos. Actually, hindi ko naman siya tinapos ng as in minadali ko siya. Tinapos ko siya ng super pinag-isipan ko talaga. Talagang inaral ko talaga. Talagang may puso talaga nung ginawa ko. So, yun po. Nauna po yung sabay pong ginawa yung words, lyrics, and melody. Pero nauna po yung chorus. Ganun po ako gumawa ng song. Sabay lagi. Okay po. And last question po ni Nolo. Ano ang mapapayo mo sa mga starting singer-songwriters out there? Ang mapapayo sa kanila, swerte sila dahil nasa kanila na lahat ngayon, lahat ng gadgets, lahat ng platforms na pwede nilang nang pwedeng puntahan ng music nila. So, kailangan galingan nila i-grab nila yung opportunity na yun dahil kami noon wala kaming ganun. Ang meron lang kami noon is a cassette recorder and a blank tape para mag-record. Ball pen, papel. So, sa kanila, magagaling na yung mga bata ngayon. Nakakapag-create na sila ng music kahit sa kwarto lang nila. A simple microphone and simple computer lang, makakapag-arrange na sila ng music. Siguro kung gusto lang nila, ituloy lang nila yung ginagawa nila dahil naniniwala ako na may pupuntahan yung ginagawa nila kasabay nitong mga gamit na meron sila. So, tuloy lang nila yung ginagawa nila. Okay po. Okay, meron pa po tayong pahabol question. So, thank you po. Babasahin ko na lang po ulit. How long does it take for you to write a song, and is there a particular place where you feel most creative? Yun. Oo, totoo yan. Napakahalaga ng lugar para sa akin. Siguro kailangan ko talaga ng super tahimik na lugar para makagawa ng kanta. Yung tipong magpapaalam pa akong umalis, makapagsulat lang ng kanta. Kasi sa bahay hindi ako makakagawa. Yung regalo, tinapos ko yan. Maniwala kayo sa hindi, itong regalo,
tapos ko na yung ano, tapos ko na yung words and lyrics and melody. Nung kailangan ko nang ibigay yung demo para magawa ng arrangement. Alam niyo bang ginagawa ko yung demo na yan? Kinakanta ko sa phone ko. Nasa CR ako dito sa GMA. Nasa CR lang ako dito sa third floor na annex habang nare-record ko yung demo para ma-send ko magawa ng arrangement. So nasa CR lang ako. Ganun ang gusto kasi walang place dito na tahimik. May tahimik pero may tao. So, yun, kada may papasok siguro, i-stop ako ng ganun. Stop yung recording. Kailangan ko ng lugar na super tahimik. Hindi rin ako pwede sa coffee shop. So, hindi rin pwede. Kasi maingay. Siguro, kapag walang tao talaga, pinipili ko. Yun. Wow, okay po. For our last question naman po, what strengths do you have that you believe make you a great musician? Actually, lagi naman akong tiwala sa ano eh, sarili ko eh, na makakagawa ako kapag ginusto ko. Kasi naniniwala ako na kaya ko naman kasi may mga taong naniniwala sa akin na may mga nagpapagawa pa rin. Ito, tulad na ito, may tumutulong sa akin. Andyan kayo, andyan GMA Music, Barangay LS na sumusuporta sa akin. Ibig sabihin, naniniwala pa rin sila dun sa kakayahan ko. So, para sa akin, magaling ako. Kailangan mong paniwalaan kasi yung sarili mo na magaling ka. Kasi kung ikaw mismo eh, hindi ka nagtitiwala at hindi ka naniniwala sa sarili mo na magaling ka, wala kang pupuntahan. So, kailangan sa'yo mag-umpisa na magaling ka at magagawa mo lahat. And thank you po, Papa Obet, for inspiring us. Thank you po. To write our songs. Pero ayun, kung wala na pong pahabol na tanong, that's it po for our MediaCon today with Papa Obet. Thank you so much po for all of your questions.